So good morning mga ka-Kapi at Pandisal with Inday or the so-called KPI Diaries. Hello po, magandang umaga, magandang araw sa lahat ng nanonood ng KPI. I'm with Ate Ebi. O diba parang siya na yung nag-uusap kami Pandisal. Anyway, na to. Pero syempre, masaya with our special guest, Sir Jeffrey. Anong Jeffrey vlog mo? Jeffrey Parinas po. Jeffrey, salamat po sa pag-imbita sa akin dito. Kabado sa KPI. Siya. Actually, first time ko itong ginawa, kaya yes. Opo. Medyo kinakabahan talaga ako. Okay lang yan, don't worry. Oh, by the way, si Jeffrey ay, ano bang shortcut? Jeff. Oh, si Jeff is from Quezon. Ayan, Calabarzon. Kababayan natin yan. Ayun. Kabado, di ba? Anyway, sige, dire-diretso na yan. Kamusta naman ang Friday natin ngayon? Ayos lang, ma'am. Pagkagising ko sa umaga, very excited. At saka, feeling ko magiging productive yung day off ko today kasi andito ako sa KPI with you. Ayan, and syempre, first time in the history of mankind, nauna siya, nauna ang guest sa akin. Kasi pagdating ko, nandito na siya. So, first time talaga yun. Kasi lagi ko nauna. Anyway, thank you so much, Jeff. At pinaunlakan mo kami dito sa KPI. You're welcome po. So, ang segment natin, KPI Diary. Oh, ito na! Okay. So, syempre, ang tinututukan po natin sa KPI Diary ang mga stories ng ating mga ka-OFW or mga kababayan na mga overseas Filipino workers. And napili po namin i-featured ang life ng isang vlogger dito sa Dubai na si Kuya Jeff. So, start natin, Kuya Jeff. Gaano ka na ba katagal na OFW? OFW ako since 2007. Naggaling ako sa Taiwan for 2 years. After ng Taiwan ko, medyo rough. Medyo rough yung buhay ko doon. That time was global crisis. So, hindi maganda yung nangyari sa Taiwan except doon sa maraming kaibigan na nadagdag sa buhay ko. Yun ang the best thing, no? The best. Tayo bilang OFW yun eh. Parang kayamanan na rin natin na despite na nahirapan tayo sa isang lugar. Pero pag uwi natin or pagpunta natin sa ibang lugar, nagkakaroon tayo ng maraming network ba? Connections. Hmm, tama po yun. Saya. Okay ka lang ba? Okay lang. First time kasi. Kaya... Ayun. First time. Hindi, pero talagang ano, habang naghahanap kasi ako ng ipi-feature, talagang iniisip ko na dapat ito ma-feature si Kuya Jeff because he has something to share dito sa atin na mga ka-OFW. So, pagkatapos mo mag-Taiwan, before ako mag-Taiwan, na production operator ako sa Pilipinas sa mga factory doon sa Laguna. Doon ako nag-umpisa. Tapos yun, nag-try ako mag-Taiwan. And hindi ko in-expect na magiging bigo yung unang abroad ko. Oh, so first time mo yung sa Taiwan? First time ko yung sa Taiwan. Tapos after 2 years, after ng maraming pagsubok na nangyari sa akin sa Taiwan, still alive. Ayan na. May mga pagsubok na akong naririnig dyan. Anyway, ito. Pero kamusta naman ang climate sa Taiwan, tapos ang mga kababayan natin doon? Ang climate sa Taiwan ay sobrang, parang Pilipinas din siya. Ay, okay. So may ulan, init din. Yan. Kung anong lahat ng meron sa Pilipinas, meron din sa Taiwan. Oo, kasi malapit lang naman sa atin yun, no? Ilang... Almost 1 hour and 45 minutes. Travel by air. Ano kayo, para ka lang pumunta ng probinsya. Tama po. Tama. Ayun, so after mo mag-Taiwan, saan ka naman po napunta? Yung, balik ako sa ano, yung lahat ng mga kabiguan ko sa Taiwan, parang dinamdam ko. Okay. Investment ba? Nilagay ko siya lahat sa puso, sa isip, lahat-lahat. Aray. Parang tinanggap ko siya as kabiguan talaga. Parang hindi ako taong pang abroad. Parang okay. Ganun lang. Parang hindi maganda yung first experience ng pag-abroad. Tama. So, balik ako sa Laguna, naghanap ulit ako ng mga companies na pwede kong applyan doon. So far, natanggap naman ulit ako. Okay. After almost 2 years, nagbalik ako sa Filipino nature doon sa trabaho ko. So, balik Pinas. So, gano'ng katagal ka naman nag-stay ng Pinas?
siguro mga 2009 ako bumalik eh. Mm-hmm. Tapos nag-resign ako ng 2012 para naman dito sa UAE. Ayan. O ito. Pangarap ko. So, ano naman ang nagpa-decide sa'yo na mag-abroad ulit? Yung mga kaibigan ko, nakikita ko sila dito. Okay naman yung mga buhay nila. Which is yung mga kaibigan ko sa Taiwan, nandito dito na rin sila. Sila yung nag-encourage sa akin, sa kanila ako kumuha ng lakas ng loob, motivation. Wow. Para ituloy ulit yung pangarap ko maging OFW. At yun na nga, pinalad naman na makaalis ulit. Ayun. So teka, matanong ko, si Jeff ba ay single, married? Single but committed. Single but committed. Ayun, malinaw yan ha. Single but committed. Ayan. O, ibig sabihin, may ano? Hopefully next year, I'm getting married. Invited kami dyan. Of course. Ayan. So ayan, hindi na pwede. Taken na ito at committed na. Ayan. Okay, anyway. So pagdating mo naman dito sa Dubai, so kamusta naman? Ano yung mga naging work mo? Miss Ebe, ano, nung dumating ako dito sa Dubai, 2012, December yun. So, yung destination ng trabaho ko hindi dito sa Dubai. Ah, okay. Sa Abu Dhabi talaga siya nakabase. Okay. Doon yung address ng contract, tsaka yung trabaho ko doon. Although dito kami bumaba sa Dubai Airport, tapos sinundo lang kami ng company na. Ah, okay. Napunta ko dito sa UAE, that time may position na is office boy, T-boy. Mm-hmm. Ng isang kumpanya, and then yun, okay naman yung trabaho ko kahit na medyo sabihin na nating maliit talaga yung sweldo. Ayan, if you don't mind, magkano ang naging starting salary mo sa pagiging, I want to emphasize this ha, kasi gusto ko talagang malaman din ng mga kababayan na hindi lahat ng nag-a-abroad is maganda agad yung napapasukan nila. So ito si Sir Jeff, wala siyang ano, kahit na maging T-boy siya. So magkano yung starting natin salary dyan noon? I signed the contract from the Philippines. My basic was 1,500. They mentioned the 1,500 dirhams dun sa contract sa Pilipinas. Pero before dun, syempre, hindi daw yun yung ano, yun yung parang requirements ng government natin para makaalis. Which is inopen naman nila kami na pipirma kami ng ganong contract, ganong sweldo sa Pilipinas para approval. Pero in reality yung susweldohin lang namin daw dito pagdating namin 700 dirhams. Ouch. True to life. Including lahat? No. Na may accommodation? Binigyan nila kami ng accommodations at saka 300 dirhams for food. Food allowance. And transportation, nandun na, meron na lahat. So total na nakuha namin sweldo doon sa Abu Dhabi is 1,000 dirhams for 3 years. Andali ha, nababagabag na naman ako. Kasi pagka, alam mo yung pagka babalikan mo yung mga panahon na yun, kasi parang tayo dahil sa kagustuhan natin na makatulong tayo sa pamilya natin, kahit mag-T-boy tayo, mag-cleaner tayo, or ano, keber, basta tayo ay magkaroon ng maayos na trabaho din at magkapagpadala sa Pilipinas. So, meron ba sa'yo na during that time, naisip mo ba na grabe naman pala yung nagkakaroon ka ba ng ano sa sarili mo na naaawa ka? Kasi liit ng sahod, tapos nagtitiboy ka. Oo. Maraming beses yung awang-awa ako sa sarili ko na yung tipong kahit na anong hard work yung gawin ko without any appreciation from the company, because I had been in the company for almost 3 years. For almost 3 years, I never get any single of dirhams as increment. Parang justification lang sa hard work ko, yeah. Tapos yung ginawa ko sa company, loyalty ganyan. Yes. Okay lang. And thankful pa rin naman ako kasi yung mga bagay tulad ng part-time,
sideline, mga ganun, discarding Pinoy. So, marakit ka pala. Okay, ano, pero may day off ka naman every week. So, anong usually, imposibleng maging Friday? Day off ko nun ano? Friday at Saturday, okay. Day off ko nun. Friday and Saturday. So, during the Friday and Saturday, so saan mo naman ginugugol yung mga oras mo na yan? Yun lang, may part-time kami. Minsan, maglilinis ng mga bahay. Kahit na alam namin na bawal yun, pero hindi kami natakot. Bawal yun. Pero kailangan. Marangal naman yung ginagawa namin. Mas bawal, sa tingin ko, mas bawal yung magnakaw ako ng bagay o magnakaw ako ng pera para lang may maitustos sa pangangailangan ko. So, tinuloy ko yung trabaho, yung part-time. Naghanap ako ng mga kaibigan. Car wash, pinatulang ko yan. Talaga ba? Pinatulang ko parang hindi naman kita sa skin mo na gano'n ka. Eh, medyo dito na lang nag-improve sa ayun. Dubai. Well, anyway, pag pinagkukwentuhan na lang yung mga pinagdaanan na hirap na parang wala na lang. Pero during those times ba, ano yung mga naiisip mo sa sarili mo? Pero anyway, ikaw ba ay breadwinner or ilan yung mga kapatid mo? Sa ngayon, dalawa na kaming breadwinner. Okay, pero during those days? Yung time na yun, ako talaga yung breadwinner. Parang masarap din sa pakiramdam kasi yung kapatid ko dati nasa Pilipinas at saka parang saka gustuhan ko na rin na maranasan niya yung naranasan ko. Hindi naman lahat ng hirap maranasan. Gusto ko lang yung maranasan niya kung paano niya iangat yung sarili niya. Tapos yung syempre mas masarap kasi gumastos ng pinaghirapan ni si Ebi. Totoo yun. Kesa yung maghintay ka lang ng bigay. Ayan. Ng ibang kamag-anak mo para mabuhay. Totoo. Ay, magandang point po yan, especially sa mga pamilya natin sa Pilipinas. Hindi po yan yung sa sinasabi natin na magbanat tayo ng buto or ano. But at least talaga kasi ang buhay sa abroad, hindi po ganun kadali. Akala ng iba kasi like minsan magpo-post tayo, 'di ba, Jeff, ng mga nagsi-selfie tayo, kumakain tayo sa ano. Pero in reality, kung malalaman nila, ay, so hard. Ayun, naluluha na nga ako. Ayun, anyway. Napakahirap ng buhay. So, sobra, 'di ba? Anyway, at least ano, fighter tayo. Like I salute Jeff talaga. So hindi siya talaga nahiya na sabihin na siya ay nag-T-boy. So ano bang ginagawa? Sino bang pinagsisilbihan mo? Mga sino pinagtitimpla mo ng mga kape at tsaa? Miss Ebe, alam mo ba nung dinala nila ako sa Abu Dhabi, hindi ko alam yung trabaho kung saan ako dadalhin. Which is under kami ng company. May mga client yung company namin. Okay. Marami silang client, which is may school, different schools in Abu Dhabi, client nila. So ibig sabihin pa iba-iba? Oo. Okay. Hindi naman pa iba-iba, marami kami. Meron pinagdalhan sa akin na isang eskwelahan. Sobrang layo nun, Miss Ebe. Doon sa... Parang, ano na, probinsyang side na ng ano? Province talaga siya, actually. Which is in the western region of Abu Dhabi. Doon nila ako dinala. Malayo na yun. 3 hours away mula from sa city. From the city. Oh, sobra. Tapos, yung time sabi, lahat doon sa batch namin na yun, walang nakakatulog na walang tumutulong luha. Yung pakiramdam na... Parang nasa isolated area kami na anything na masamang mangyayari, how to escape. Uh-oh. So ano to ibig sabihin? Ano to, everyday nagbibiyahe kayo papunta doon? Hindi or po. Doon na yung accommodation din? Hinanapan nila kami ng accommodation. Sanay naman tayo kasi back to the Philippines, magsasaka po ako. Lumaki ako sa hirap, kita ko kung paano naghirap yung mga magulang ko. At yun yung gusto kong tutukan. Yun yung gusto kong ibigay sa kanila ngayon as benefits na pinaghirapan nila lahat kung ano yung pagpapalaki sa akin, yung trabaho sa bukid. Yung tatay ko is a worker, yung nagtatrabaho lang siya sa bukid ng lolo ko. Lolo ko. Tapos so far, isang fulfillment na rin sa buhay ko yung mabili ko yung bukid na pinagtatrabahuan ng tatay ko. Wow! So, inyo na yun ngayon. Hindi, some part of... Partially, okay. Some part. So part. At least, iba, grabe. So, bilang ibig sabihin, all through these years, dito na, nung pagdating mo na sa UAE, eto, may
Aba? May ano bang tawag? Sakahan? May sakahan na kami. Ayan, sakahan! Ayan kasi ano natin sa Katagalugan, may sakahan na. So, ano mga tinatanim niyo dyan sa ano nyo? Bago po yun, ma'am. Bago ko sagutin yung tanong nyo. Sige. Gusto ko lang sabihin sa kanila, na sa mga viewers natin, na yung achievements ko, very little achievements, but sinabi ko, hindi para ipagyabang sa inyo, sa mga tao, para sinabi ko ito para proud ako, tsaka to encourage all of my kababayan na isipin natin mabuti kung ano yung magandang bagay para sa kinabukasan natin. Iwasan natin yung mga bagay na waldas dito, waldas doon. True. Hindi ko naman sinasabing pigilan nyo yung ano, correct, kaligayahan nyo yun. True. Baga, yun yung way ko para magkaroon ng konti. Correct. And ako, I believe talaga na like, I also grew up in a very, ano, I cannot say na very poor, kasi pag sinabi mo very poor, ano na yon. So, I don't consider also ang mga Pilipino na very poor. Kasi tayo talaga, we are rich with, hindi man tayo rich sa pera, but Filipinos are very rich with talents and courage talaga na talaga nagpapaano sa atin. Totoo. Para mag-go on tayo with life, saka nagiging successful tayo, di ba? So, like ito, di ba si Jeff is from being magsasaka, naging OFW sa Taiwan, then go back to Philippines, and then decided to mag-abroad ulit. And sa kanyang pangalawang beses na pag-abroad, doon niya naipundar yung kanilang sakahan. Diba? Sakahan. Sakahan. So, pero teka, ngayon, saan ka na nag-work ngayon? So, T-boy ka pa rin ba? Yes, ma'am. Talaga ba? I used to work as a T-boy now, and as same time, I can work as a receptionist ng company. Ayan. Pero every break time lang yun, ma'am. Uy, ano, very, very proud ako kasi para sa isang lalaki, parang ang hirap sabihin na ano siya. Ma-share ko na din, may cousin, he started working here also as a T-boy. But now, he's a manager of a big company. Wow. IT manager na siya kasi yun yung tinapos niya sa Pilipinas. Pero nung pagpunta niya dito, talagang nagsimula siya as T-boy. Ooh. Then napunta siya sa restaurant ng kumpanya na yon, naging cook siya. Tapos eventually, nakahanap siya ng magandang company. Ngayon, IT manager na siya. Wow, maganda yung anong yun. Yes, so yung trabaho nila. Diba? Kung ano yung trabaho nila, pinagdaanan nila. Kasi yan tayo eh, Pilipino tayo. Pero eto, so same pa rin yung work mo ngayon. So ano naman, ngayon ano ba yung sa years na pinagdaanan mo, ano yung pinakamahirap, pinakang sobrang hirap na pinagdaanan mo na almost mag-give up ka na? Siguro yung... Kaiyak dyan. Yung time na... Yung pinaka-worst na sa pangyayari sa buhay ko, yung time na nakapagpahamak ako ng isang kababayan. Kasama ko sa trabaho doon sa Abu Dhabi. Which is, sabihin na nating mali yung way ng service niya, pero mali din yung ginawa ko na paraan para itama yung ginagawa niya. Okay. Hindi ko siya in-approach na, "Oy, kaibigan, bawal yan. Hindi maganda yung ginagawa mo. Hindi patas yung trabahong binibigay mo." Parang, hindi, nagkulang ako sa bagay na yun. Ang ginawa ko, isinumbong ko siya directly do sa tao na konektado. Parang after noon, hindi ko inisip yung pwedeng maging resulta nung ginawa ko na yun. Tapos lahat ng pagsumbong ko do sa tao na ginagawa nung napakamalapit na ang tao nito sa akin eh. Hindi ko rin ma-ano yung sarili ko kung bakit na gawang ko pa siya ng ganun. Parang mali lang yung way na ginawa ko para itama yung ginagawa niya. Kasi natanggal siya sa trabaho dahil doon sa ginawa. This is something new. At napakatapang ni Jeff na i-share ito. Oh. So anong natutunan mo dyan talaga sa... Hanggang ngayon, Miss Ebi. Daladala mo pa rin? Daladala ko pa rin sa konsensya ko yun. Pero hindi naman yan siya, hindi naman yan actually intentional. It's just a matter of yung way ng pag-ano. Siguro on that time is medyo mali lang yung pagkaka. Although, pero okay naman na kayo. Okay kami, nag-uusap kami. Okay. Nag-uusap kami tapos sa akin, kaibigan ko pa rin siya. Salamat at naunawaan niya, pinatawad niya ako. Yun na rin yung
nakakapagpa-balance ng kalooban ko na nangyari yun, ginawa ko yun, nakapahamak siya, nawalan siya ng trabaho, pero nakahanap naman siya ng mas the maganda. Best. Wow, mas yun best yun. Na trabaho. Trabaho. At ngayon, nasa Pilipinas siya, nag-for good na siya ngayon. Ayun. Nabati ko siya. Clap, congratulations. Clap, clap din. Congratulations diba, sa kanya. Napaganda naman pala yung pagkakapahamak. Pero syempre, ha, liwanagin lang natin na it is unintentional na ipahamak natin yung kapwa natin. So siguro kahit magalit ka sa kapwa mo, wag mo ano. So kay Jeff naman is nagkamali lang ng way yung approach niya na ano. Nag-direct siya dun sa nagsumbong. Not sumbong. Dinirect niya dun sa nakatataas. Ayun. O, yan ang proper na dyan. So at least we learn something from Jeff na ayun. On, he is like, he was caught in the middle na kababayan. At the same time, nakita niya yung mali na ginagawa. So nasa gitna siya. So on my own opinion eh, wala namang mali sa ginawa ni Jeff. Naging tama lang siya sa based on sa batas at the same time at bilang kababayan. Ayan. So at ang tragic na ano, naranasan ni Jeff na parang napahamak ang isang kababayan dahil sa wrong moves niya. Ayun. So at least we learn something from ano. Maganda yan, maraming matututo dyan na kabayan na mga minsan mali-mali saka, yung pabigla-bigla. Tsaka ano, wag nating direktahing husgahan yung kapwa natin, lalo na kung kababayan naman. Mahalin natin sila, buksan natin sila ng opportunity para makilala natin muna sila bago husgahan. Totoo yan. Ayun, ang saya ng topic na to. Sobra. Okay. So ngayon naman, dito tayo sa, paano ka naman napasok sa, what inspires you to do a vlog? Ah. Ayan. Okay, magandang ano to. Gusto kong i-share din sa kanila. Kung ano yung dahilan kung bakit ako nagba-vlog. First time, hilig ko talaga siya. This hilig is my daw passion. Hilig daw niya kasi mag-video-video. Oo. Naglalive ako mag-Miss Ebeka tulad ng sinabi ko sa'yo kanina doon sa coffee break natin. Hilig ko talaga mag-live. Yung parang inisip ko siya, bakit ako nagla-live? Wala naman nakukuhang... Wala nakukuhang yung mga daw pong, viewers. Wala nga daw pong nanunood sa kahit kanya. Kahit viewers, walang isa. Sabi kong ganun, wala naman akong ginagawa. Walang kwenta yung ginagawa ko sa live ko. Which is posting ako ng posting sa Facebook ko. Wala namang possible na viewers. Balik. Walang possible na balik. Walang balik. So ito maganda ito mga kababayan. Napakinggan nyo kung paano talaga siya napunta dito. So yung vlogging, sabi ko sa kanila, yung vlogging, parang pinasok ko yung vlogging para i-update yung pamilya ko sa Pilipinas. Yeah, okay. Para nang sa ganun hindi nila iisipin okay ba siya doon. Para hindi sila mag-alala. At the same time, bigyan ko sila ng idea kung ano yung mundong ginagalawan ko dito sa Dubai. Kung gaano kaganda yung Dubai. Wow. Dubai is such a paradise for me. Kasi dito ko nakuha talaga for me. Lahat. Dito ko nakuha lahat ng contentment ko sa buhay. At saka, syempre, parang dito ko rin na-discover sa vlogging yung mga hidden talent natin, like yes, we are open to learn, like editing, getting some ideas from different vloggers. Correct. And of course, expect the negative comments from them. In other words, may mga bashers. Yeah, of course, hindi nawawala yan. We have to accept the negative comments and then we can turn it to positive. The positive. Yes. Like sa isang content merong hindi maganda kasi hindi naman tayo perfecto, Miss Ebi, di ba? Correct, totoo 'yan. Like sa editing natin, sa slow motion, sa tempo. Parang may magko-comment diyan. True. Sabihin nila masyadong shaky yung video natin. So accept mo siya. I-turn mo siya as positive. Mm-hmm. So next time mawawala na. Correct. Yung mga negative, so positive yung papasok. Galing, no? So ibig sabihin nag-start si Jeff ng pag-vlogging just to update
yung kanyang family sa Pilipinas. Like pag magbi-video siya, so kasi dati hindi pa talaga uso yung mga ano, yung telepono, pipila ka pa sa ano, di ba? Ngayon kasi through social media, nakikita nila tayo in action, as in live, nakikita nila tayo na nagbi-video. So yung pala yung naisip muna ni Jeff na gawin, just to update. So ngayon, hindi na lang yung family niya kanyang ano, napapasaya, kundi marami na din siya napapasaya ng mga followers niya. Maraming salamat sa mga naniniwala sa kakayahan ko, sa mga subscribers ko sa YouTube channel, saka sa mga followers ko rin sa Facebook, saka mga personal friends ko. Maraming salamat sa mga support. Ngayon, ano ba yung vlog mo? Paano mo nga sa kanila? Yung YouTube channel. You can follow my YouTube channel at Jeffrey Pariñas Vlog, and my Instagram, my Twitter account. Kompleto. ang Instagram ko same lang ng YouTube channel ko, Jeffrey Pariñas Vlog, at yung Facebook page ko ay JC Pariñas Vlog. In your life as an OFW, ano yung greatest ano mo pa? Masasabi mo na greatest achievement mo ba apart from sa nakapagpundar ka na ng sakahan? Yun, yung parang looking forward ako sa next level, which is I'm looking forward to have my own family. Hopefully next year matuloy yung kasal namin at makabuo kami ng isang masayang pamilya. Aww. Yun lang yung lasting na pangarap ko. Nakulang na lang. Yun na lang yung kulang. Uy, grabe to siya. Yung ibang nai-interview natin, they want to have like a big house, they have to have a car. Pero ito talaga, very, sobrang mababa lang na tao. And then, napakasimple na, I think talagang gano'n naman yung iba. Mm. Na gusto lang nila na magkaroon ng masayang pamilya and to settle down in the Philippines, diba? So next year na yan. Abangan natin. Abangan natin yan. Oh, yun. Ano naman yung masishare mo sa mga kababayan natin? A piece of advice sa ating mga kababayan ng mga OFW. Ah, marami po akong masishare. Pero yung importante talaga, huwag tayong sumuko. Tsaka dapat open tayo. Yung mga tipong alisin natin una-una yung inggit sa kapwa. Yun, magandang point. Yun yung unang-una. Kasi yung inggit nagke-create siya ng masamang balak mo doon sa tao. To the point na darating yung maipahamak mo na siya. Yun yung regret ko sa buhay sa yung mga senior ko sa inyo, talagang yun yung regret ko sa buhay, yung nakapagpahamak ako ng isang kababayan which is hindi ko tiningnan yung pwedeng mangyari. At mali yung way. Dapat approach nyo yung tao kung ano yung nakikita nyong mali sa kanya, sabihin nyo ano yung mali. Correct. Hindi antimano, i-kick out mo siya. Uh-oh. Parang ganun, husgahan. Parang tingnan mo muna yung anong pinagdadaanan ng tao. Correct. Tama. Para hindi tayo makapagpahamak ng tao. Yun lang. Tapos, huwag susuko sa mga problema. Yun lang po, ma'am. Enjoy. Ano ba ang ginagawa mo during day off mo? Ano yung typical na pag day off mo? Like today is your day off, di ba? Aside, apart from vlogging. Kanina umaga. Pagising ko, hindi ko na malayan magkape. Okay. Kasi sabi ko, makikita kami ni Miss Abby. Sabi ko, magpapakape yun kasi ano siya eh. Siya yung... Grabe siya. Guys, si Miss Abby yung CEO at founder. Grabe siya. Kape at pandesal ni Inday. So, yung kape talaga nandun na. Sabi ko, hindi ko na kailangan magkape. Pagising ko, naglaban na ako. So, ayan ang typical na buhay ng OFW. Naglaban na ako, tapos... Siyempre, check ng online natin. Yes. Ng page, ng yan, mga ganyan. Tapos, yun, naglaba. Usually, ganun lang naman. Naglaba pag Biyernes. Tapos, pag may event tayo, punta tayo sa labas. Ayan. Oy, teka, ito ah. For Jeff, it's a long-distance relationship. Yes. Sa kanyang handle yung ganyang
situation ninyong dalawa? Paano kayo nagko-communicate? Yan, naitanong na rin ni Ms. Ebe. Wala na akong magagawa. Siyempre, kasi di ba? Everything is willing naman ako i-share. Very transparent ako eh. Of course, sa mga kaibigan ko, alam nila yan. Ang relationship is yung long distance ko. Minsan talaga rap, malubak. Parang ano ganyan. Malubak-lubak minsan. Pero at the same time, ando pa rin yung word na pinanghahawakan ninyo sa isa't isa na mag-aaway kayo, pero hindi kayo maghihiwalay. Sa kanya ko nalaman yan, Miss Abby. Talaga? Siya yung laging may sabi sa akin yan. Kaya doon ako lagi, doon lang ako. Yung pinanghahawakan. Doon lang ako. Yun lang yung nakatatak sa isip. Oo, kasi actually mahirap din yung LDR talaga na. Like tayo, iba yung oras natin sa Pilipinas. Ay, diba? Importante talaga dyan yung kasi tiwala. Pa, yes, totoo yan. Tiwala lang talaga. Especially kung ito ba naman na magiging fiancé mo, eh very famous ito. Oh, hindi naman. Diba? Hindi naman po. So, lagi itong maraming kasama. Kasi ganyan ang buhay natin sa pagbablog. So lagi tayong maraming, yes, very friendly tayo talaga. Pero ano, so everyday naman kayong ano, nag-communicate? Yes. Everyday ako nagsasend ng message. Tapos, minsan sumablay ako maghapon, wala. Minsan ako sumablay sa PID, sa event. Kasi hindi ano ko, yun? Talagang whole very, day. Whole very day busy siya. Talaga yun. Umpisa umaga, 6:30 in the morning, ando na ako sa event. Hanggang 6. Ah, hanggang 7 PM, nandun ako. So, yung wifi ko, on and off. Correct. Tapos, napakahirap ng connection natin doon, yes, di ba? Yes, true. Totoo yan. Kaya sabi ko ganun, ala, nag-aalala din naman ako noon. Nag-worry talaga ako kasi hindi ako makasend ng message sa kanya. Pero, alam niya kung nasan ako. Alam niya. Kaya, sabi ko, maunawaan niya. Walang bagay na hindi niya maunawaan sa ginagawa ko kasi wala akong masamang ginagawa. True. Na makakasama sa aming relasyon. Saya. Hindi, sabi talaga, sabi ko sa kanya, lahat ng ano niya, lahat ng ugali niya, lahat ng meron siya, tinanggap ko yan. Mahal ko siya dahil sa pagiging totoo niya. Totoo niya. True. Yeah. So, akala mo naman ng mga girls moody, no? Ah! Oo, di mo ba alam yun? Very hardworking. True. I can tell you that because based on my experience, since when I was a kid talaga ako mulat ako sa kahirapan, di ba? Yung parents ko nagtatanim ng palay, tapos yung lola ko may mga gulayan sila. Yung tanim nila sitaw, yun, talong, ampalaya, yung mga ganyan ba? Tapos yung mga lola natin typical pag nag-harvest sila, di ba? True. Tatawagin nila diyan yung mga apo nila. May dalang basket ako doon. Punta ko sa sabungan. Titinda? Nagtitinda ako, promise. Ay! Oo! Sisigaw ako, talong, mga ganun-ganun ba? Talong kayo dyan. Tapos, yun lang. Tapos, parang yun sinasabi ko sa kanila kasi huwag kayo mahihiya sa mga bagay-bagay. At hindi lang yun. Hindi lang mga gulay yung na-ibenta ko. Nung bata pa ako, grade 5, grabe memory niya, no? Tandang-tanda niya. Yes, madam. hindi ko makakalimutan yan. Yung mga kwento ko ng ito, alam nila yan ng mga taong nagkakakilala sa akin. True. Especially yung mga magulang ko, alam nila yan. Pwede si witness sila eh. Kasi alam nila. Grade 4, naglakas loob ako tinda ng pandesal sa umaga. Doon pa pala may pandesal. kaya napakalapit ng loob ko sa iyo eh. Alam mo kaya talaga magkukunik kami kasi nagtitinda siya ng pandesal dati. Tapos na-meet niya ngayon dito ang kape at pandesal. Tama. Meant to be. Talaga ma-meet mo. Nagtitinda ako ng pandesal ng Ang pagtitinda ng pandesal, madaling araw yan ah. Yes, ma'am. Diba? Alas 5 ng umaga, alas 4, nagsigaw na. Binabati ko nga pala yung bakery na pinagtatrabahuhan ko. Bukas take, pa? Take the opportunity. Yes, oo, ma'am. Yes, talaga? Ma'am. Bukas pa, Palad Bakery sa Lopez Quezon. Binabati ko po kayo. Diyan ako nagmula sa kanila. Ay, ang saya. Diyan ako tumibay. Mm-mm.
Grabe, pero pandesal talaga 4 o'clock in the morning, sumisigaw na sa kalsada. Pandesal, kasi gumigising eh. Ay, yung styro. Yes, oh, yes! Styro pa dati, tapos may, tawag dito may yung tela oh, yun, para mag ano, yung init niya. Tapos may kape. Ayun, sige. Ano pa? Sa laban ng buhay, hindi ibig sabihin kung ikaw ay nakapag-aral, nakapagtapos ng mataas na ano sa buhay, but kung paano natin haharapin yung mga pagsubok at journey along the way sa para ma-achieve natin yung gusto natin sa buhay natin. Hindi ibig sabihin na porque ikaw ay walang pinag-aralan, grade 6, high school, or college ka, I think it's all pantay-pantay kung paano lang ikaw dumiskarte sa buhay. Ang pinaka-importante. Tama ka, Sen. Like Jeff. Ako si Jeffrey, Ako si Jeffrey, ako ay hardworking fighter. Sabihin na natin yung mapagmahal na tao. I can see that. And he's very real. So, nung una kami nagkita ni Jeff, nakapalagayan ko na agad siya ng kalooban. I don't need drama. Me neither. Just happy. Just be happy. Just totoo be yan. Happy. And I'm so proud talaga na, ayan, no? Very proud siya sa kanyang sarili. Eh, si Abby, alam mo... Robby, ako pa itatanungin niyo yun? Yung ano ko sa buhay, parang at my age... Teka, ilan taong ka na ba? I'm 33 years old. Bata pa yun. At my age, parang I don't want to waste the time for negative. True. Yung rest na lang ng life ko ngayon, parang enjoy to serve my loved ones. Correct. Dun lang. Sabi nga nila, YOLO, you only live once. Tama. Hashtag YOLO. Yes. So, do everything na as long as wala ka na mga ginagawang masama at wala kang natatamaan. Yung mga bagay na hindi makakatulong para maging masaya ka, iniiwasan ko yun. Eliminate talaga. Tanggalin. Iniiwasan ko. Although hindi naman natin talaga makukuha yun ng perfect. True. Meron at meron. Pero pwede mo siyang daanan, ng bigyan ng pansin, pero wag mo siyang tatambayan. Sabi yun, hugot! Sandali lang. Ayan, yan po yung point natin dito. His life is an open book to everybody. Ayan, so mas lalo pa nating nakilala ang isang Jeffrey na masiyahin, pinagdaanan sa buhay, and yet he's still standing and diretso lang at laban sa buhay. So isang magandang example ng isang OFW ang character ng isang Jeffrey. Salamat po. Salamat po. My pleasure. Kasi ayan, nandito ako sa KPI. Yes. I just want to remind everyone, I am not a politician. I am here to give inspiration to everyone. Continue their lives. Love their passion. Always be proud. Yun lang po. Ayan. So, hindi ko na kailangan pa magsalita pagkat sinabi na ni Jeff ang kanyang mga gustong sabihin. So, once again, Jeff, thank you so much. Or anong gusto mong tawagin from KPI Diaries. And Jeff, you can invite them once again to like your YouTube channel. Please follow my YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel, Jeffrey Parinas Vlog. Instagram, Twitter account, same lang yan. Tapos dun sa Facebook page ko, you can follow me as JC Parinas Vlog. Thank you. Yes, and of course, don't forget to follow Kape at Pandesal with Inday, especially the Diaries, at ipipicture natin ang mga kababayan pa natin dito sa Dubai and Northern Emirates and all over the world. And this coming Saturday, huwag pong kalilimutan mag manood ng live sa Kabayan Weekly ngayon. Yes, manonood ako niyan. At abangan nyo pa po ang mga mapipicture namin ng mga kababayan, mga vloggers dyan. So once again, happy Friday to everyone and God bless! Bless, bye-bye! Bye.